Kasi si Lynn nga pala, si Lynn, good morning, pasensya na si Lynn ha. Ito si Lynn, handog to eh, sa ANC. Kamusta si Lynn, sa mga ilang araw na paglalagay mo dito sa live ko, anong mga napagtanto mo? May mga tanong ka ba? Meron pa po, kuya. Ano po? Sampung utos. Sampung utos po? Sa original na Biblia. Yung sampung utos sa sampung utos sa Bible, nasa CCC namin yan. Buo yan. Actually, kada salita ng Bible, pinapaliwanag yan pag malalim. Yung buong sampung utos nasa Biblia yan, ay nasa CCC namin. Ngayon, yung nasa simbahan, ano yun, summarize. Kasi, yung sabi dito, common sense kasi yan eh. Tignan nyo ah. Exodo 20 verse 1. Simulan natin sa verse 1 para masaya, no? Binigkas ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito at sinabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Egypto mula sa bayan ng pagkalipin. Sabi sa verse 3, makinig ka, Silina, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. So, yung huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko, kasama ba yung ribulto dito? Kasi pinaghiwalay nila. Ikaw, Silin, kasama ba yung pagsamba sa ribulto dito na sinabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko? Di ba kasama, Silin? Di ba kasama Silin, no? Kasama siya, di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Di magkasama nga. Ano mo big deal dyan? Ang ginawa kasi ng mga Protestante, naghahanap sila ng ibabato sa amin. Wala naman kaming pakialam sa kanila. Actually, sinamarize namin to para ilagay sa simbahan, ilagay sa bato. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Kaming mga Katoliko, nag-aaral kami. Alam na namin yun na nakasama doon yung huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Hindi yan magkahiwalay. Walang matinong taong sasabihin na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi mo nalalabag yung huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Parehas lang yan, magkaisa lang yan. Ito yung pinaka-key. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Kasi yung huwag kang gagawa ng ribultong Diyos-Diyosan, kasama yan. Hindi lang ribulto yung ano dyan. Pati pera, nagiging Diyos-Diyosan. Kahit ito nga eh, kunyari, itong baso ko, hindi to larawang inanyuhan. Bagay lang to, hindi to nakakapagsalita. Pag sinamba ko to, malalabag ko na rin yung unang utos na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan. Kunyari, itong imahe sa picture ko, larawang inanyuhan, pero rin to, gawa lang ng tao to. Pag ito sinamba ko, ang nalalabag ko yung unang utos. Kasi yung unang utos, sakop nun na huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Tinan mo nga yung pangalawa dito sa ano. Ngayon, ang haba-haba niyan. Pag isinulat mo lahat sa bato lahat yan, kasi dinisplay mo sa simbahan, tatagal eh. No, pwede naman nilang, pwede naman i-explain. Ngayon, interpretation yun, yung ginawa ng simbahan na ito yung interpretation doon sa Exodo 20 verse 4 to 5, Deuteronomy 5:8, pati doon sa Levitico. Sa Deuteronomy nga, hindi nga lang ribulto yung binawal doon, pati buwan at araw, bawal din sambahin eh. Diba, pari, sinamba mo yung buwan. Kunyari, dati yung mga unang Pilipino, nag-aalay sila ng mga pagkain sa dagat, sa mga puno, sa mga anito, hanggang ngayon, yung mga albularyo, na-adapt yan. No? Bawal sa CCC namin, bawal yun. Yung maniwala ka sa pamaniin, Silin, maniniwala sa pamaniin, bawal yun. Ang ginagawa lang ng mga Pilipino kasi ito, kasi mga Pilipino, nakikinig sila sa mga lolo't lola nila. Adapt yun. Oo, totoo yun. Oo, nasa kultura kasi. May basag na salamin nga dun sa bahay. Ngayon, sabi sa akin ng mga kasama ko dun, mga nakapalibot sa akin, no? Mga pinsan-pinsan, sabi, uy, malas yan ah. Tapong mo yan, malas yan. Itatapong ko sana yon kasi nga baka makasugat. Pero yung sinabi nilang malas sa buhay,
may mga masasamang mangyayari. Ah, hindi ko na tinapon. Sabi ko, hindi ko itatapon yan dahil sa sinabi nyo na, hayaan ko na yan dyan. O, lagi naman ako, hindi naman ako minamalas, ah. Diba? So, yung paniniwala sa mga pamanhiin, silin, ang sabi sa CCC, iyan ay naghihiwalay sa iyo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Idolatry yun. Sa demonyo nga daw, eh. Alam yung pagpapahula sa horoscope. Ganon kami kahigpit. Hindi ribulto-ribulto lang. Mahigpit kami pagdating sa idolatry kasi unang utos yan. Ni, magkaroon ka ng turong heretic, idolatry na rin yun. Kasi hindi naman yan yung Diyos na ipinapangaral ng simbahan, tapos ipinapangaral mo, ibang Diyos yan. Imaginary God yata yan. Yan, mga Patripasyanism, mga Arianism, nag-iimbento sila ng mga ibang aral. Itakwil nga, isumpain, sabi diba, Galatians 1:8. Idolatry yun. No? Ganun kami kahigpit sa idolatry, sa pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Napakahigpit talaga ng simbahan. No? At ang nagkamali pa sila dito kasi nga, yung mga Protestante, ang only source lang daw ng ang pinakabanal na translation sa kanila, King James Version. So doon talaga sila nakabase. Sila kasi ang may pasimuno niyan, yung mga Protestante. No? Mga Protestante ng mga tayo nila Martin Luther. Sila Martin Luther, hindi pa nga gaano yan, eh. Kasi nagagawa pa sila yan ng mga ano ngayon. Meron silang King James kasi nanggaling niya sila sa Amerika, eh. Eh kami, galing kami, Greek, Hebrew, Latin kami. Diba? May Hudyo. May katapos Hudyo. Hudyo, mga Hebrew yon, mga Hebreo yon. Ngayon, yung mga Hebreo na yon, nung time nila Jesus Christ, nagkatawan tao siya, pati ng time ng mga apostol, laganap na rin yung wikang Greek. Tapos, naging Latin na rin, 3rd century, nagkaroon na rin kami ng Bible na Latin. Kasi nga, iyan yan, eh. 1:19-20, Greek, Hebrew, at Latin. Sinulat sa ulunan ni Jesus Christ, hari ng mga Hudyo, Enre, Greek, Hebrew, Latin. So, pag nag-interpret kami, based sa Greek, Hebrew, Latin. Ngayon, tignan mo yung Hebrew nito ng larawang inanyuan. Dito sa Exodus 20, verse 4-5. Pesel to. Sinabi dito, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Yun talaga. Kaso nga lang, kaya larawang ina nyo, kasi yung larawang ina nyo na bawal gawin, larawang ina nyo ang Diyos-Diyosan. Diyos. Yun. Oh, sige. Silin, hindi kita marinig. Mahina yung boses mo. Hello? Yan, lumalas na. Malas na. But, doon kayo naglalas. Ito sis, makinig ka, no? Ito nga yun, ito yung maganda dito, no? Tama yung ginagawa mo na yun, nagtatanong ka, no? At dito mo matutuklasan talaga kung sino talaga dito yung nakasana sa katotohanan. Bakit tayo nagdadasal sa harapan ng ribulto ng Panginoon? Sabi dito sa Isaiah 19:19, sino, no? Ito, kahit mga yung mga magulang mo, mga INC at ikaw pinanganak ang INC, hindi ko alam kung mapabalik pa kung ma-convert kita, no, hindi ako masa, pero sana ang ano ko lang, no, itong talata na to magbunga, no, kumbaga mag-aasik ako, kumbaga si yung Diyos nga nag-aasik ng mga binhi, sana tumubo, di ba? Wag yung ano, no, ito kung naghahanap ka ng truth, ito katotohanan talaga, to ibibigay ko sa iyo, no. Dito sa Isaiah 19:19, Douay Rheims version, bakit tayo nagdadasal, lumuluhod sa harapan ng ribulto ni Kristo. In that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. So, sa gitna ng lupain ng Egypto, magkakaroon daw, in that day, sa araw na yon, merong prophecy ng magkakaroon ng altar, pati ng monument o ribulto ng Panginoon sa lupain ng Egypto. So, sa Hebrew nito, sabi ko nga kanina, nakabate kami sa Hebrew, yung Hebrew nito, hindi to pesel. Kasi sa Exodus 20 verse 4-5, ang ibinawal doon, pesel. Baka sabihinan naman nila, hindi ko kontra yan doon, hindi yan ko kontra doon. Kasi sa 10 utos, ang binawal doon, pesel. Ulitin ko, pesel yun. Ito, Matsebo, yung monument of the Lord. Matsebo. Pag tinitan nyo yan sa Strong's Concordance, yung Matsebo, babasahin natin dito, huwag tayong magbulahan. No? Iba kasi bulahan lang, no? Lalo sa mga, ano, mga, meron talaga dito bulahan, eh. Nakikita ko ito sa mga ibang platform.
Imbis na mag-aral sila, nagbubulahan sila eh sa salita ng Diyos. Ihihili ka ba? Dito sa Isaias 19:19, yan o. Yung monument dyan, iyan ay Matsebo. Ibig sabihin, ayan, tinan nyo na lang, no? Standing image. Sabihin niya, nakatayong larawan. Nakatayong larawan yan, yung Matsebo, no? Ngayon, kanina naka-repair yun, yung nakatayong larawan sa Panginoon. Sa Panginoon niya naka-repair. Ngayon, siyempre sa Old Testament, hindi pa naman nakikita ang Diyos. Wala pa nakita ang Diyos. Siyempre, ang ginagamit nila mga imahe dito, yung anghel, yung kerubin, di ba? So, gumagamit sila ng mga kerubin kasi yun yung rebulto na pinagawa ng Diyos. Kasi sabi dun sa Hebreo 9:1, mga alituntunin sa pagsamba, sa 5, yung sinisimbolo ng mga anghel, nagpapakita ng presensya ng Diyos, di ba? Pero sa New Testament, siyang katuparan ng mga hula ng mga propeta. So, paano matutupad to na magkakaroon ng rebulto sa Ehipto? Siyempre, sa pamamagitan po ng simbahan, no, ipapangaral po ng mga apostol na si Kristo ang Panginoon, ikalawang Korinto 4:5. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, ngunit si Kristo bilang Panginoon. Sabi dito sa Colossus 1:15, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. So, siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. So, ngayon, meron ng rebulto ng Panginoon na prophecy, no, na kailangan matupad. Sabi ni Kristo dito sa Mateo 5:17-18, ako ang huwag niyong isipin na parito ako upang sirain ng kautusan ng mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain. Naparito ako upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang putuldo ko kundit ng mga kautusan ng mga propeta ay hindi mawawala ng saysay hanggat hindi natutupad. So kailangan talaga matupad to eh. Kaya nga nandito kami. No, ito kami ang katuparan. Ngayon, ano silbi nun? Bakit kailangan pa magkaroon ng altar at rebulto? Ano ba talagang silbi nun? Basahin ulit natin dito. It shall be for a sign. Ito daw ay pinakatanda. And for a testimony to the Lord of Hosts. Ito daw ay pinakapatotoo testimony sa Panginoon to the Lord of Hosts and the land of Egypt. So sa gitna ng Ehipto, sa lupain ng Ehipto. So magkakaroon pala ng patotoo dun sa Ehipto, altar at rebulto, patotoo yun sa Panginoon at tanda. Sabi dito, for they shall cry to the Lord, pag sila iiyak sa Panginoon dahil sa mga manguusig. And he shall send them a savior and a defender to deliver them. Padadalan sila ng tagapagligtas at tagapagtanggol. So pag-iiyak pala kami doon silin sa lugar na may altar at tribulto. Altar yun eh. Saan ka ba iiyak pag may altar doon? Alam nga naman, andyan yung altar ng Panginoon. Iiyak ka doon sa malayong lugar. Kagaya ng ginagawa nila, ano? Nila Moises. Nila Joshua. Ano bang ginawa nila Joshua? O sabi dito sa ano, letra for letra to, hindi tututuro talaga, hindi talaga ito tinuturo ng mga protestante. Sabi dun sa Joshua 7:6, sila ay nagpatira pa maghapon dun sa harapan ng alta ng arka na may rebultong kerubin. Kasi umiiyak nga sila dun eh. Naglagay pa nga sila ng ano, alabok sa ulo dun. Diba? Yung mga Israelita. Nung natalo sila sa digmaan. Ganun din sa ano, unang hari 8:54. Si Solomon, nung pinagawa niya yung templo, pinalagay niya yung arka na yon na may kerubin, na rebultong kerubin, larawang inanyo na kerubin, na hindi naman pesel, doon sa kabanal-banalang dago, at doon siya lumuhod at nanalangin. At ang sabi niya, kung sino man ang mananalangin dito, naway pakinggan mo, ganun. So ngayon, sa New Testament, no, merong prophecy sa Ehipto, hindi Israel ha. Isyo ginagawa naman na talaga nila. Siguro kung may protestante sila dito na kagaya ng view nyo. Tapos sa time ni Israelite, sa time ng mga nila Moises, siguro papatayuin si Joshua pati ng mga pare, uy, tayo kayo dyan. Huwag nyo sambahin yung rebulto ng kerubin. Gaganon din siguro eh. Isasabihin nila, hindi namin sinasambahin yung rebulto ng kerubin. Kasi dyan maikipagtagpo si Yahweh. Dahil dito sabi ni Pablo, kunin to ni Pablo yan. Hebreo, kasi si Pablo, Israelita eh. Mga ngaral yan. Hebreo 9:1, ito yung mga alituntunin sa pagsamba. Sa 5, yung rebulto ng kerubin, sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Nagpapahayag na naroon ang Diyos, sabi. Di ba? Dito sa basahin natin dito. Ngayon, yun pala sis, na kaya pala kami umiiyak doon sa harapan ng rebulto para kami padala ng tagapagligtas.
Iyan yung nasa prophecy. No, for they shall cry to the Lord because of the oppressor. Padadalang ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol. So hindi lang at hindi lang tagapagligtas na mamatay ako, hindi. Pati na rin sa yung kaluluwa ko, para iligtas yung kaluluwa namin, luluhod kami at mananalangin kami sa harapan ng ribulto at altar ng Panginoon. Sabi sa 21, tuloyin natin. And the Lord shall be known by the Egypt, at kikilalanin ng mga taga-Ehipto ang Panginoon, at ang mga taga-Ehipto ay kikilalanin ng Panginoon. O, bigat niya na. In that day. O, inulit na naman yung in that day. O. Bakit sinabing in that day? Kasi sa araw na magkaroon ng altar at tributo ng Panginoon, dun sila kikilalanin. And they shall worship Him. O, yun na yun silin. At sasamba kami sa Panginoon. Dun sa lugar na may ribulto at altar, dun kami sasamba sa harapan nun. With sacrifice and offerings. Adoration talaga to. Pero hindi namin sasambahin yung ribulto dun, pati altar. Sasambahin din namin yung altar. Kagamitan nyo sa pagsamba. Kunyari, yung bukid, paano mo aararuhin yan? E di gumamit ka ng kalabaw, ibig sabihin yung kalabaw, inararo ko yung kalabaw. Hindi. Doon nagkamali yung mga Protestante kasi nataniman sila ng doktrina ng Diablo. So sana sis makaligtas ka sa ganyang klaseng doktrina, kasi ang sila ang nakakalabag sa 10 utos. Exodo 20:16. Huwag kayong magbintang ng maling patotoo sa iyong kapwa. Sobrang linaw pa nito, maliwanag pa to sa sikatan ng araw eh. Sa Revelation 7:2. Tsaka sa Isaiah 42:11. 'Di ba? Ang linaw nito, wala tong simbolo-simbolo ng mga kung ano-ano, mga sikatan ng araw, mga anghel doon, pati ng mga ibong mandragat. Ito talaga direct to the point eh. No? At kikilala at and they shall worship him, at sasambahin siya, yung Diyos, yung Panginoon, with sacrifice and offerings. Yung sacrifice and offerings diyan, eh yung mga handog at yung sacrifice diyan, ayan mismo si Jesus Christ. No, yun yung Eucharist. And they shall make vows and perform them. At diyan kami mga ngako. Ganyan yung mga kasalan, nandiyan sa may harapan ng altar. Tinanyo to ha. Kaya nga bawal ka manumpa dyan eh. Gagamitin mo yung mga altar, yung mga templo, kahit yung langit, gagamitin mo pag susumpa ka. Tapos hindi mo tutuparin. Matinding kasalanan yun. Lalo yung gagawin mo silang witness. Yung altar at tributo ng Panginoon, kasi patutuo sa kanya yun. Mabasahin natin dito sa ano. Dito. Mateo 23, 22. Tingnan natin ha. Bawal yan eh. No? Kaya napakabanal yan. Kasi nga yan yung mga bagay na nakalaan sa Panginoon. Mga kodes yan, mga banal. Kaya namin tinatawag na mga banal yan. Kasi nakasulat sa Biblia, letra po letra, inyong igalang ang mga bagay na nakalahan sa akin akong si Yahweh, upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Sa Levitico 22 talatang 2, yung mga bagay na nakalahan sa Panginoon, kodes, ibig sabihin banal. So nakasulat pala lahat sa Biblia yan, no? Bakit hindi kaya na ituro yan? Doon ako nagtataka eh. So ngayon, bibigyan namin kayo ng chance para matutunan nyo yung tamang aral, tamang doktrina galing sa Diyos. Sabi dito, sa letra po letra tayo dito. Letra po letra, no? Ito ha. Sabi dito, kaya't ang gumagamit sa dambana sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa lahat ng mga bagay na nasa ibabaw nito. So, ito yung dambana. O, basahin mo na natin sa taas ha. Sige, itaas mo na natin para ano. Sabi dito, sa 17 muna, 17, kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila? Ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Ano ba yung nagpapabanal sa ginto? Diba? Ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? So yung templo pala, nagpapabanal siya sa ginto. Hindi yung ginto yung nagpapabanal sa templo. At sinasabi ninyo kung ipanumpa nino man ang dambana ay wala iyong kabuluhan, ngunit kung ipanunumpa niya nito ang handog na nasa ibabaw nito, siya ay may pananagutan. Kayong mga bulag, sapagkat alin ang higit na dakila, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kita nyo, kaya't ang gumagamit ng dambana sa pagsumpa
ay nanunumpa dito at sa lahat ng mga mga bagay na nasa ibabaw nito. Si Jesus Christ, alam mo yung dambana eh, yung altar. At ang gumagamit sa templo sa pagsumpa ay nanunumpa dito sa kanya na tumatahan sa loob nito, yun ay yung altar sa loob ng templo. O kasama na rin yung templo. O ano pa? Ang gumagamit ng sa langit sa pagsumpa ay nanunumpa sa trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo doon. O tatlo yan. Altar, o pwede templo, tapos yung langit pa. Diyan nananahan ng Diyos, diyan ka makikipagtagpo sa Diyos. Kaya nga hindi pwedeng makipagtagpo ang Diyos sa mga templong gawa ng kamay ng tao, gawa 17:24. Ang ibig sabihin nun, hindi structure kagaya ng MCGI, na interpret nila yung gawa 17:24, na structure daw yon, na hindi daw mananahan ng Diyos sa mga building. So hindi yun yun. Ang panatukuyan doon, yung mga pagano. Yung mga pagano kasi tatag lang ng tao yan. So hindi mananahan ng Diyos dyan. Kaya nga si Kristo nagtatag eh. Kasi yung tinatag ng Kristo, Diyos siya, tatag ng Diyos yun. Iglesia ng Diyos na tinubos niya sa kanya sariling dugo, Bawa 20:28. So ang pinapatungkulan dito, yung mga iglesia ang hindi tinatag ng Diyos. Especially yung mga pagano. Eh kung may mga protestante lang on that time na nagtatag ng iglesia nila, eh kasama na rin. Eh ngayon, kasama na. Diba? Kasama na ito ngayon kasi ginagamit na natin itong gawa 17:24 eh. So yung mga iglesia ang tatag lang ng tao, hindi mananahan ng Diyos dyan. Ngayon, ang ginawa ng mga MCGI naman, mga MCGI din, mga Kengboy din ito eh. Akala nila, yung mga building na ganyan, hindi daw mananahan ng Diyos. Hindi po. Yung mga iglesia ang tatag ng tao kasi yung bahay, iglesia yan. Hindi ordinary yung bahay. Eh yung mga MCGI hindi na gumawa ng templo eh. Nangupahan na lang sa mga barong-barong. Klase yan. No? Ngayon, yung iglesia, tinutukoy na bahay ng Diyos yan. Unang Timoteo 3:15. Basahin ko ha. Unang Timoteo 3:15. O, tinuro ni Apostol Pablo kaya Timoteo. Ngunit kung ako'y maantala, maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos. Ano yung bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Yan. So kami, yung ang iglesia namin, tinatag, ang nagtatag si Jesus Christ. So, mananahan ng Diyos sa amin. Eh, ewan ko sa inyo, sinananahan sa inyo eh. Hindi naman yan patungkol sa structure lang. Siyempre, yung structure, kasama na yun, ipapatayo na rin yun kasi kaharian yan. Okay, sabi sa mga Israelita na pinapangaralan ng Jesus Christ na ayaw makinig, sabi dito, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansang nagkakabunga. Marcos 11:17. Nagturo siya at sinabi, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa niyong yungib ng mga magnanakaw. So ginawa nilang yungib ng mga magnanakaw, yung bahay ng Diyos na dapat tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. O anong ginawa sa kanila? Diba dito sa Mateo, yung talata na yun. Mateo 21 ba? Mateo 21 talatang 43. Ito na yun, Mateo 21 talatang 43. Yung bahay ng Diyos na tatawaging bahay dalangin ng lahat ng mga bansa. Siyempre, bahay ng Diyos yan eh. Iyan yung kaharian ng Diyos. Diba? Letra po letra tayo dito. Wala tayong bulahan dito talaga. No? Huwag tayong magbulahan dito. Sa ibang live, nagbubulahan eh. Nagkakantahan nga lang sa iba. No? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga, nagbibigay ng bunga nito. O hindi binigay nga sa isang bansang nagbibigay ng bunga. O ngayon, ito malupit ito eh. Noong nagkaroon ng iglesia sa Roma, kasi itong Roma dati, kuta to ng Diablo. Tinan nyo ang anong bunga nila. Antindi nito eh. Ito talaga proud Roman Catholic Church. Kasi marami mga Orthodox Church, pero nakaka-proud talaga maging Roman Catholic Church. Maniwala kayo sa akin. Sabi nila dito sa Mateo 28:19-20. Sabi dito, kaya't sa inyong paghayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko. Tandaan ninyo, kakasamahin ko kayong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So ang utos niya,
gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ngayon yung Roma, alagad ng Diablo to, Roma. Basahin natin sa Roma, kung ano nangyari sa Roma. Sinabi, natalikod, hindi. No, sisilin. Misan, i-bible study natin yung parent mo, no, ng salirinan, no, heart to heart, at tuturuan natin, no, para ano, mapaayos tayo. So, ginagamit ang mga insito, magbatian kayo ng mga banal na halik, binabati kayo ng mga lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, ginawa nilang proper noun to, kahit small letter yung I, small letter din yung N. Saka walang sinabi dito na tatawaging iglesia ni Kristo. Ngayon, ang problema, sabi nila, natalikod daw to, tinalikod daw ng mga Katoliko. Mali po, hindi po ito matatalikod. Ito'y tandaan nyo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na kayo matatalikod kayo. Anong sabi sa kanila? Basahin niya natin ng magandang-maganda nga ng pagkabasa dito. Sabi dito, ang inyong pagsunod ay naging bantog sa lahat ng mga tao sa 19. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Ngunit nais kong kayo'y maging marurunong sa kabutihan at walang sala tungkol sa kasamaan. O, bantog na bantog yung pananampalataya ng mga nasa Roma. Sikat na sikat sila kasi alam mo ginagawa sa kanila. Pinapatay sila dun, pinapakain sa leon. Pero nananatili silang Kristiyano, nananatili silang Katoliko. Anong sabi sa 20? At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo sa madaling panahon sa mga nasa Roma. In-address sa mga nasa Roma, hindi sa Pilipinas. Parang awa nyo na, walang Pilipinas. Pilipinas, continuous na yan na isinakop din nila. Dinunover din kay Jesus Christ yung Pilipinas. Ngayon, ano ba yan? Kaya nga, meron bang kayong pagan country na itinurn over kay Jesus Christ? Kasi yan ang utos ni Jesus Christ. Iturn over nyo sa akin lahat ng mga bansa. Gawin nyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Iturn over nyo yan sa akin. Ibigay nyo sa akin yan. Ibinigay namin kay Kristo. Tinapakan namin si Satanas sa madaling panahon, letra for letra. Kaya nga yung mga bakas ng paganism dun, yung mga bakas ng paganismo dun, kasi dati mga pagano dun eh. May mga Kristiyano, mga ilan-ilan pa lang. So, pinapatay nila yan. No, nung tumagal, talagang tinanover, tinapakan namin yan. Yung nagkaroon ng Paul of Rome, ang namuno na talaga dyan, yung mga pari na namin, no, ang ginawa ng mga pari na, sige, kay Kristo na itong bansa na to. Nilagyan na nila ng cross, bawat sulok niyan. Kunyari, yung mga bakas na mga pinagagawa ng pagano, iibabawa na ng cross yan. To, tanda na to ng Kristo. Ito ang patotoo ni Kristo. Pinagmamalaki nila yung mga cross. Sige, Galacia 6 talatang 14-15. Ang linaw dito, paano ito matatalikod kaya yung iglesia sa Roma? Iniisip ko nga eh, kasi pag binasa talaga natin to, yung aklat sa Roma, hindi talaga matatalikod to eh. Kalukuhan talaga italikod to. Ngayon, tinanyan natin kung paano, kung sabi kasi ng premise kasi dyan, ito daw mga Katoliko, sanhi ng pagtalikod ng iglesia ni Kristo na nasa Roma 16:16, hindi pala natupad yung sa madaling panahon sa inyo, kausap sila, ipapailalim sa inyong paa na si Satanas. Hindi pala natupad, nagkamali pala si Pablo, letra for letra, nagkamali siya eh. Parang ganun yung gustong patunog ng mga nandito eh. O ngayon, basahin natin kung talagang ang Catholic Church ay bunga ng pagtalikod ng iglesia ni Kristo. Tingnan natin to. Isaiah 56 talatang 6. At ang mga dayuhan, yung mga Romano, mga dayuhan na sumanib sa Panginoon, pati mga Ehipto, lahat sumanib na eh. No, na-i-turn over na kay Jesus Christ upang maglingkod sa kanya at ibigin ang kanyang pangalan at maging kanyang mga lingkod bawat na nangingilin ng Sabat at hindi nila lapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan. So yan na, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papasayahin ko sila sa aking bahay. Bahay daw ng Diyos, bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. So yun daw yung bahay ng Diyos.
kinote siya ni Jesus Christ dito sa Marcos 11:17 na ginawang yungib ng mga tulisan ng mga Israelita kaya ibinigay sa bansang nagkakabunga yung kaharian ng Diyos. O ngayon, yung sinabing lahat ng mga bansa, ibig sabihin yan Catholic. So may Catholic na talaga, no, sabi dito, tatawaging or shall be named, papangalanan, bahay, dalanginan ng lahat ng mga bansa. O yun na nga, Ecclesias Catholis, Acts 9:31, Roma 16:23, Kai Holestes Ecclesias, Hebreo 12:23, at sa pangkalahat ng pulong at iglesia or the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn. So yung mga talata na yun, hindi namin yung kinopya para ikapit sa amin, hindi. Kami talaga yun, isinulat lang namin yun sa Bible. Sinulat namin sa Bible yung nagkataon lang na talagang matutupad yung hula ni Prophet Isaiah ng bahay ng Diyos. Sabi ng Diyos, ay tatawaging bahay dalangin. Tatawagin talaga. O ngayon, may Catholic na. Tingnan natin sa baba. Biglang may lilitaw na aso dito. O, hindi kami yung aso eh, sabi dito. sa 20, sa Gis. Kasi sa 7 'yun, 'di ba? Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Silang lahat ay hindi makatahol na nangana, naginip, nakahiga, maibigin at pagtulog. Ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At sila'y mga pastol na walang pangunawa. O mga pastol, biglang may lilitaw na mga pastol na walang pangunawa. Mga asong matatakaw. Silang lahat ay lumihis sa kanilang sariling daan. Bawat isa'y sa kanya'y pinakapakinabang hanggang sa kahuli-hulihang panahon. O saka may biglang lumitaw na aso. Diba? Nauna yung Catholic Church, no? Kaharian ng Diyos, bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. Saka may lumitaw na aso eh. Saka may mga lumitaw na aso. Ngayon yung mga aso na yan, magsisiparito sila sa pangalan ng Diyos. Lucas 11, talatang mga verse yun, alimutan ko na, no? Nasa Lucas yan eh. Sabi, magsipag-ingat kayo sapagkat maraming magsisipa rito sa pangalan ko. O, di ba? Sasabihin, ito yung pangalan ng Church, Iglesia ni Cristo. Wala naman sinabi doon na tatawagin eh. Kaya sinawag na Iglesia ni Cristo yan kasi si Cristo yung nagtatag. Kaya tinawag na Iglesia ni Cristo. Hindi sinabing ang pangalan ng Church natin ay Iglesia ni Cristo. Walang ganun. So, kaya nila nakita yan, yung kaya sila naging Iglesia ni Cristo, kahit nasa Amerika, mayroong mga Church of Christ dyan, una-unahan lang sila, kasi nabasa nila yung Biblia, kinopya nila. Kami, kaya kami naging Katoliko, hindi dahil nakasulat sa Iglesia, sa Acts 9:31 na Kai Holestes Ecclesia or Ecclesias Kataholes, ikinopya na namin, hindi. Katoliko na talaga kami bago pa naisulat yan, mga Katolik na talaga yan. No, kasi yun yung hula ni Prophet Isaiah. Eh sila, nakita nila Iglesia ni Cristo. Tapos, kinapit nila sa sarili nila yung Iglesia ni Cristo. Pero yung problema, may naunang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, INK. O ngayon, magpaparehistro ngayon si ano, si Ginoong Felix Manal. O sana, nasa magandang kalagayan si Ginoong Felix Manal. Hindi ko alam ha. No, pero nababanggit talaga siya kasi siya yung nagtatag eh. So, huwag na sana kayong masaktan. Ngayon, meron na nakarehistro na INK. Makakasuhan sila pag ginaya nila yun. Ang ginawa nila, INC. Iglesia ni Cristo, letter C. Kagaya ng mga dating daan. Yung mga dating daan, magpaparehistro sila ngayon. Ang Iglesia ng Diyos, paparehistro nila. Ang problema, marami ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Pati yung dating bilong, kung saan bilong si Soriano, Iglesia ng Diyos din yun eh. Yun ang problema. Paano siya ngayon mapagparistro? Ang ginawa ni Eliseo Soriano, member, Church of God, tas may international. Pati naristro niya. Diba? Sobrang linaw pa, maliwanag pa sa sikat na ng araw kami, nagparistro ba kami? Sa sik? Samantalang kami ang kinukuhanan ng kami ang batayan ng morality, ang simbahan. Pag meron silang mga gagawing batas, pwedeng umapila ang simbahang Katoliko.
bago nyo gawing batas na yan, nandito kami. Lumilevel kami mismo doon kung saan kayo nagpaparehistro. Ngayon, sinasabi nila na ang kailangan talagang sumunod sa pamahalaan, sumusunod din naman kami, mga Katoliko eh. Kung kunyari, magtatayo ako ng business, ipaparehistro ko rin naman doon. Sa SIC eh. Ipaparehistro ko rin doon. Huwag ngayon, kung may kapangalan ako, ibahin ko. Ibahin ko yung pangalan. Pangalan ko na lang. Diba? Ganon. Ganon yun si Lynn. Sana marami kang natutunan sa maiksing ano, talumpati. Palat. Sige po. May isang Diyos at may isang pagkailan sa Diyos. Paano ko magpapalit? Unang Timoteo. Ano yun, sis? Unang... Sa talatang yan, unang Timoteo. Hindi, anong talata? Unang Timoteo 2:5. Sana natin, ha? May isang Diyos. Maganda yan eh. May isang Diyos. May isang tagapamagitan si Jesus Cristo. Paano ko unawain ko yung tatlong person na isang Diyos? Sige, ganyan natin to ah. Sabi dito ah, simulan natin sa 4. Na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa ng katotohanan sapagkat may isang Diyos. At may isang tamang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus Cristo. So una sa lahat, si Jesus Christ talaga tao. Sa isang banda tama kayo. At hindi namin pwedeng i-confess sa sisisi namin na si Kristo hindi tao. Kasi nga nagkatawan tao siya, so therefore tao siya. May tinatawag na incarnation. John 1:1-14, yung Diyos nagkatawan tao, yun yung salita. Ngayon, iisang Diyos talaga sila dyan. Hindi pwedeng ituro ni Paul kay Timoteo na dalawa ang Diyos o tatlo ang Diyos. Bawal 'yon, no, sa pagano 'yon. Actually, yung termino pa ano 'yun, sis? Sige, may clarification ka pa ba bago ko ituloy? Ano po, yung tipo ba ng Diyos ay yung God the Father may anak eh, pero yung God the Holy Spirit hindi naman niya anak si Jesus Christ, ang anak yung Ama. Ang may anak yung Ama. O pero tinawag din naman na Diyos yung ano, yung God the Holy Spirit, gawa 5:4. Yung Diyos kasi may anak, sinasabi lang diyan na si Kristo ay Son of God. Pero hindi porket may anak, Diyos na 'yon. Hindi 'yun necessary na ang Diyos kailangan may anak para maging Diyos. Ganto 'yan. Para maging Diyos ang Diyos, kailangan hindi siya nilikha. No, yung pagiging Diyos niya, eternal, all omnipotent, no? Omnipresent. Yan ang Diyos. Hindi Diyos tas kailangan may anak, sis. Kasi yung Diyos na may anak, yung God the Father, may anak talaga 'yun, yung God the Son. Diyos din. Tapos yung anak naman ng God the Son, tayong lahat 'yun. Mga anak niya tayo lahat kasi Diyos natin siya. So, sabi dito sa Isaiah sayang ko na lang. Magkamali pa. No, i-explain natin yung Trinity. Explain ko to sa iyo. Wala akong itatago dito. Yung sabi ng Trinity po. Mamaya, babasahin natin. Sabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, o ngayon, magiging bata siya, ipapanganak, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Diyos ha, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So anak tayo ng Diyos, anak din tayo ni Jesus Christ. Ngayon yung sa pagiging ama nila, isa lang sila ng pagiging ama ni Jesus, ng God the Father. Ngayon yung bugtong na ama patungkol yun kasi nga meron siyang bugtong na anak na Diyos, si Jesus Christ. Ganyan din yung sinabi ni Peter. Kaya sa kanya iniatang yung Diyos, bago sa kanya iatang yung Diyos dito sa Mateo 16:17. Ganon din yung sabi ng God the Father dun naman sa sumunod na chapter, Mateo 17:3-4, na ito ang aking bugtong na anak, pinakilala niya yun. Ngayon
yung tagapamagitan tayo, isa-isahin natin dito. Si Jesus Christ, bumaba siya sa langit, naging tagapamagitan siya, tinubos niya yung, inalay niya yung kanyang sarili para iligtas sa mga tao. Ngayon, siya yung tagapamagitan sa God the Father. Kaya nga, bawal kang rumigtas sa God the Father kung hindi ka dadaan sa anak. Maraming talata niya, no? Lahat ng gagawin mo sa ama, sa anak muna. Bago mo sambahin yung ama, punta ka muna sa anak. Ngayon, yung anak, siya yung tagapamagitan sa God the Father. Tayo naman ang tagapamagitan, yung mga pari naman natin, yung church naman natin, sila naman ang tagapamagitan sa atin at kay Jesus Christ. Sabi dito sa Lucas, yes, this is Ais, kung sino man ang nakikinig sa inyo, sa church, siya ang nakikinig sa amin, sa akin. At kung sino man ang magtakwil sa inyo, ako ang itinatakwil at pati ang ama na nagsugo sa akin. So yung mga priest naman, yung mga saints, yung mga sundalo ng Diyos dito sa Apocalypse 14 na hindi na nabahira ng babae, sila naman na naglalapit sa atin kay Jesus Christ. At si Jesus Christ naman, inilalapit tayo sa God the Father. Ako ang daan tungo sa Ama. Ako ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Colossians 1:15, ikalawang Korinto. Sige, ano yun? Sa Trinity naman tayo. In-explain ko lang kasi itong ano eh. Oo. Ganto yan. Tagapamagitan. Kunyari, yung God the Father, no? Inutusan niya yung anak niya, no? Sa God the Son, dito sa Salmo 110, talatang 1. Sabi ng letra po letra. Panginoon na talaga si Jesus Christ, may prophecy na yan. Awit 110. Ang ginawa kasi, no? At sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa kanan ko, no? Sa aking kanan. Kasi nga, anak siya eh. At hanggang sa gawin kong tuntungan ng iyong mga paang, iyong mga kaaway. So, sa pamamagitan pa rin ng God the Father yun. Sa tulong din, isa-isa lang sila ng ano eh. Ngayon, si Kristo yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. So, pag nakita mo si Jesus Christ, makikita mo yung ano, yung Diyos. Siya, kaya nga siya naging tagapamagitan kasi siya ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung nagpunta sa lupa eh. Kaya nga ibinigay, kaya nga sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, ng Diyos, din naman dyan 3:16, no? Daming may paborito dito eh. O dyan 3:16. Sabi ba natin na hindi Diyos si Kristo? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Pasinin mo ha, sa sanlibutan, pag-ibig ng Diyos ha, sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Kung di niya talaga to anak biological or ano ba tawag dito? Sa atin kasi sa tao, biological yung tawag sa atin. Kung di niya talaga to anak in nature, bakit kailangan pang sabihin to sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang linaw eh. Walang bearing yan kung hindi naman pala niya tunay na anak ang si Jesus Christ in nature. Kumbaga, create niya lang pala to. Ito, create ko lang to. Bigay ko na to sa inyo. Yung pagiging tao, created yun. Kaya namatay din yun. Meron din limit. Pero yung pagiging Diyos niya, eternal yun. Hindi mo kayang bawasan yun kahit konti. Kunyari, nagkatawan tao si Jesus Christ. Ibig sabihin, nabawasan niya yung pagiging Diyos niya. Hindi mo kayang bawasan yun kahit kagabuho. Kasi eternal, eternal. Oh, may Diyos anak, may Diyos ama, yes. The Son God, letra po letra. Yan po ba ang kanina? Oh, may Diyos anak, may Diyos ama, may Diyos Espiritu Santo, letra po letra. Sa Diyos, si Jesus, Diyos, di ba? Alam mo naman yan, eh. John 20:28, yung nagulat si Tomas, tapos unang 1:20, tapos marami pang talata dito, John 1:1, mga basic yan, tapos bigyan pa tayo ng maraming talata. Di ba si Jesus Christ, Diyos? O kaso, di ba, isa ito yung Diyos, di ba? O. Isaiah 9:6, Colossians 2:9. No, yung buong pagka-Diyos, eh, nandun sa kanyang katawan na hayag. Ikalawang Pedro 1:1, di ba? My God and my Savior, tagapagligtas at Diyos, eh, so Kristo. So, ganun din yung God the Holy Spirit. O ngayon, diba, iisa lang ang Diyos. Tama yung ayin si doon, iisa lang ang Diyos. So, ang iisa lang ang Diyos at tatlo silang fully God, may nature ng fully God. Pag magkakaibang Diyos yan at hindi sila yung isang Diyos, sabi sa Exodo 20,
verse 4 to 5, mag-aaway yan kasi ang Diyos ay Diyos na mapanibukuin. Kung magkakaibang Diyos yan, kaya iisang Diyos lang sila ayon sa unang Juan 5:7-9. Doon yung term na triceiste na mga, gusto mo yung Trinity? Sabi dito, oh, dito sa Mateo, medyo bababawan ko muna, dito tayo sa Mateo para maintindihan mo sis, no? Mateo 28:19-20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama. Bautismuhan sa pangalan, ha? Pangalan lang. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero isang pangalan lang daw yan. Ibig sabihin, isang authority lang yan ang galing sa isang Diyos. Kasi pa? Dito sa unang Juan 5:7-9, letra for letra. Ngayon, din na dito, ha? At merong nagpatotoo sa langit, tatlong nagpatotoo sa langit. Ang the Father, the Word, and the Holy Ghost. Sabi doon, di ba, nagpatotoo daw sa langit. And these three are one. So, iisa lang daw yung tatlo na yun. Ngayon, dito sa 7, sa 8, kasi sasabihin nila, eh, wala naman yan, dinagdag lang yan. Ngayon, ang problema, yung 8, naiwang bakas yan, yung 8, dun sa Codex Sinaiticus. Sabi dito sa 8, at meron namang tatlong nagpatotoo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At silang tatlo ay isa. So inulit lang, Espiritu, yung God the Father, Diyos na hindi nakikita, unang Timoteo 6:16, yung tubig, yung God the Holy Spirit, unang Juan 3:3-5, Genesis 1:2, at yung dugo, siyempre si Jesus Christ, gawa 15:20, at marami ay gawa 20:28. Na Diyos na tinubos niya ng kanyang sariling dugo, Teos na tinubos niya, Iglesia ng Teos, si Jesus Christ na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. So ngayon, silang tatlo ay iisa. Yung term na sila, tatlong iisa, two words lang yan sa Greek, treseis. Yung treseis na i-translate yan sa, ang ibig sabihin niya sa Latin ay tres unitas sa Latin. Yung tres unitas, pinaiksi lang yan ni Tertullian. Trinitas. Sang tatlo. Kunyari, sang tatlo. Pinagsama lang yung isa, tsaka tatlo. Eh, nakasulat sa Biblia yung sang tatlo eh. Tres is, tatlo na isa. O ngayon, yung tatlo na isa, basahin natin sa 9, kung tinanggap natin ang patotoo ng kung tatanggapin natin ang mga patotoo ng mga tao, ay higit na dapat dating tanggapin ang patotoo ng Diyos. Higit na dakila ang patotoo ng Diyos. So sabi niya, meron daw patotoo yung mga tao kung tatanggapin daw natin. Pero mas dakila yung patotoo ng Diyos, mas greater. Sabi dito, ito ang patotoo ng Diyos. O, na siyang nagpapatungkol sa kaniyang anak. Hindi meron palang patotoo. Yung tresi is pala na yun, yung tatlo na isa, Diyos pala yun kasi yung patotoo na yun, yung tatlo nagpatotoo na iisa, Diyos yun at singular God. Diyos, hindi sinabing mga Diyos, hindi sinabing tatlong Diyos. So yun yung letra po letra sa Trinity. Sis. At hindi mo talaga yun malalaman. Kunyari, sa iba ka lang makikinig, hindi mo yan maririnig sa kanila, dito lang sa Catholic Church. Katotohanan. Yeah, katotohanan. Kuya, paano yung aklat mismo po ng Iglesia Katolika na umangin na ba na hindi daw sila about sa Trinity. Yes, hindi mo talaga yan mauunawaan ng gusto. Iyan yung pinaka highest form ng explanation sa Trinity. Kasi hindi mo yan kayang unawain. Kasi hindi yan kaya naming ipaniwanag ng hindi yan kaya nga unawaan ng buo. Kasi iyan yan lang yung revelation ng tao. Kunyari, itong cellphone o itong power bank ko, kanino ko ito itatanong kung paano niya ito ginawa, kung paano niya ito i-explain? Siyempre sa gumawa, di ba? Yung gumawa nito, kaya niyang i-explain to kung paano. Kasi walang misteryo dito eh. Di ba? Walang misteryo, napakasimple lang. So lahat ng mga bagay dito, kayang unawain. Yung Diyos, sinong gumawa sa Diyos? Para maintindihan natin, kanino natin itatanong yung Diyos? Ikaw, ako ba? Gumawa ba ako ng Diyos para ma-i-explain ko sa inyo yung Diyos? So, sabi nga dito sa unang Timoteo 3:9, ito ang misteryo ng pananampalataya. Pati yung Diyos, misteryo. No?
Kasi nga ang Diyos, sabi sa lahat ng mga hula ng mga prophet sa Old Testament, walang ibang Diyos na gaya mo, sa langit man, sa lupa o sa tubig, o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim ng lupa, wala kang katulad, wala kang kagaya. Ecclesiastes 43:31, yung aklat ni Bencera, hindi yung aklat sa 66 books ha, aklat ni Bencera 43:31. Ang Diyos ni hindi kaya nga ipaliwanag, walang nakakita ng Diyos upang siya ay mailarawan. Iyon yung letra for letra. So hindi porket hindi mo siya kayang maunawaan ng mabuti kasi nga misteryo siya at wala naman talaga lumikha sa Diyos dito sa mundo para siya tatanungin natin kung ano ba yung Diyos mabuti. Eh, hindi talaga kayang ipaliwanag ng sino man. Kasi hindi naman siya created eh. Hindi naman natin nilikha. Yung Trinity kasi hindi yan namin nilikha. Nireveal lang yan ng Diyos na mystery na silang tatlo ay isang Diyos. Kaya nga sa Deuteronomy 29:29, nakalihim talaga sa Old Testament yung pagka-Diyos. Hindi nga talaga, hanggang ngayon, yung mga Hudyo, yung mga legit, no, sabi nila, no, wala silang theological dispute sa Trinity. Wala silang theological dispute sa Trinity. Ang tinututulan nila, si Kristo Diyos, pero yung Trinity daw, na tatlo na isa, hindi daw nila yan tututulan, sabi ng mga Hebreo, yung mga mangangaral sa Hudyo. Kasi nga, alam mo yung Sephiroth, meron silang Sephiroth, yung Sephiroth 10-in-1. Mystery kasi sa kanila yung Diyos eh, walang katulad, walang kagaya. Kaya nga Elohim eh, plural, ginamit din yung term. Alam mo ba yung Elohim na plural? Ginamit niya sa plural gods, sa mga Diyos-Diyosa dito sa Exodo 32, talatang 1. O ngayon, dito sa Deuteronomy 29:29, babasahin natin ha. Ano bang sabi sa kanila? Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa ating at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga sinalita ng kautosang ito. So yung mga bagay-bagay dito, kaya natin ni-explain yan eh. Ngayon, yung pagiging Diyos niya, itinago niya yun. Ang inilahad niya, itong ang ipinakilala niya na, diba, nakalihim sa Old Testament, diba, Deuteronomy 29:29 o inilihim, o tignan natin kung sino yung katuparan ng lihim na to. Babasahin natin yung letra po letra dito. Colossus 1 talatang 26. Ang ganda dito ng aralan natin, no, puro talata eh, no. Sabi dito, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon, oh ito ha. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon. So sana magpe-pray ako sana magbunga tong ating pag-uusap sila, no. Ngunit ngayon ay ipinahayag sa kaniyang mga banal. So kanino daw ipinahayag? Sa mga banal niya, sa mga church niya, sa mga tao niya, no? Ipinahayag sa kaniyang mga banal ang ano? Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian at hiwagang ito sa gitna ng mga hintil na ito'y si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Kita mo? Siya pala yung matagal nang nakalihim. Kasi nakalihim na talaga si Jesus Christ, pero pangako siya. At hanggang ngayon, naghihintay yung mga Hudyo ng Mesiya. Kaya nga ang pinakilala ang inihintay nila may magpakilalang Mesiya. Hindi may magpakilala ng Diyos kasi tagal na nila kilala ang Diyos eh. Kaso nga lang misteryo. O naka-prophecy na talaga si Jesus Christ dito sa Genesis 3:15. Sabi dito, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ay dudurog ng iyong ulo at ikaw ay dudurugin ng kanyang sakong. Katuparan, Genesis 12, talatang 1 hanggang pababa, tsaka sa Isaiah 7:14, letra po letra. Masaya na din ha. Sabi dito sa Isaiah 7:14, letra po letra, kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Oh, lagi yan may mga promise, may mga tanda. Narito, ang isang birhen, maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Nasa atin ang Diyos. God is with us. Diba? O ngayon, prophecy na yan, natupad yan sa Apokalipsis 12. Letra po letra na naman. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Ano na, natupad na.
Yung isang babae, si Mama Mary, birhen ng anak, naglihi ng isang ano, bata na may maghahari sa buong mundo. So yan. Yan ang lihim si Jesus Christ na ipinakilala niya. Kaya ngayon sa Juan 17:3, kasama siya doon. Siyempre ikaw, may kausap siyang ibang person ng Diyos, kausap niya ibang person ng Diyos, hindi naman niya kakausapin yung sarili niya eh. Kasi Trinity nga sila, tatlo nga silang persona sa isang Diyos. Una ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At sa iyong at iyong yung sinugo si Jesu Kristo. Kasama siya sa iisang Diyos na tunay. Kaya Trinity, 3Cs, 3R1, letra for letra. Sis. Si Lynn, ano pang ano natin? Ano pang pwede ko sa iyong ipaglingkod? Nasa sa'yo naman yan kung papaniwalaan mo ko. Pero sana, hindi masayang yung laway natin, no? Laway ko pala na ito, na tinuturoan kita, no? Sige po si Lynn, ano pa? O, sana pag-aralan mo lahat yan, no? Pag nilay-nilayan mo itong mga talatang binigay natin sa, binigay ko sa inyo. Kung talagang kayo mga, kung talagang Kristiyano tayo, at sinasabi nyo nga, mahal nyo yung Biblia, mahal nyo itong Biblia kasi nga ito ang inspired at kinasihan ng Diyos. Unang kalawang Timoteo 3.15, ikalawang Pedro 1.19-20. Eh, mahalin talaga natin yung Biblia. So kung ano yung nakasulat dito, tanggapin natin ng buong buo, di ba? Tanggapin natin ng buong buo. Huwag na natin ganong bigyan ng mga katwiran na si Tomas nagulat, hindi talaga siya Diyos kasi nagulat siya. Tapos hindi kasama si Jesus Christ doon kasi sinugo lang siya. Talaga naman sugo si Jesus Christ. Tapos ano pa ba? Mga katwirang ganyan na yung tatawaging makapangyarihang Diyos doon na bata, pangalan lang niya yun, yung makapangyarihang Diyos, which is yung pangalan, yun ang nagre-represent sa sarili mo. Kunyari, yung pangalan ko, sinulat ko doon, ako yun, nire-represent doon. Di ba? So yun, sana maliwanagan ka dyan, sister, ha? Nakasulat lang sana po ang Trinity. Ayun nga yung Trinity. Nakasulat nga yung 3Cs. Bigyan kita ng example, ha? Yung Muslim, mga Muslim, meron niya silang isang aklat, Quran. Ang paniniwala nila, Tauhid. Yung Tauhid, ginawa nilang proper name yun, galing yun sa Wahid at saka Ihad. Yung Tauhid, wala sa Quran yan. Wala sa Quran yung Wahid. Pero yung Tauhid. Pero yung Wahid at saka Ihad, nakasulat yan sa Quran. At lahat ng buong kamusliman, kahit hindi nakasulat yung Tauhid, nagkakasundo sila sa Tauhid. Ibig sabihin lang nun, only one. Yun lang naman ibig sabihin nun eh. Ngayon, yung Trinity. Nakasulat ba yung Trinity? Hindi, kasi yung nakasulat, yung Greek word, kasi yung Trinity, English na yan eh. Yung Greek word na treheseis. Yung treheseis, pinagsama lang yan para maging isang word, isang doktrina, na ibig sabihin na yan, tatlong nagkaisa or tatlong isa or sa Tagalog, sang tatlo. Kunyari, Pilipino tayo. Kung sinabi kong sang tatlo. Diba tatlong isa yun? Ganun lang naman yung ginawa sister eh, para ma-delimitin din ng mga tao yung nakasulat sa Biblia. Kasi nga, anong silbi, kung mangangaral ka ng isang lingwahe nang hindi naman nila naiintindihan dito sa unang Korinto 14:9-14. Tapos ito pa, no? Kesyo puro Biblia yung binibigay ko sa iyo lahat. Sa totoo lang sis, wala naman sinabi dito sa Biblia na Biblia lamang ang dapat batayan ng salita ng Diyos eh. Actually, ang batayan ng salita ng Diyos, sa totoo lang, ang pinaka mayaman sa source ng salita ng Diyos, yung mismong simbahan. Basahin natin dito sa Isaiah 59:21. Letra po letra na naman to, no? At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon. So nung naipagtipan ng Diyos, naipagtipan siya dito, ang aking espiritu ay nasa inyo. So binigay niya yung Espiritu Santo dun sa church na kanyang nakipagtipan, kung saan siya nakipagtipan. At ang aking mga salita ay ilalagay ko sa inyong mga bibig. So yung salita ng Diyos, hindi yan dinirekta sa papel. Dinirekta yan sa bibig ng church. Ngayon, yung iba dun, sinulat nila Pablo, kasi nakabilanggo sila dun eh. So paano sila makakapangaral nun? Hindi sulat-sulat pa lang sila, sulat-sulat. Kaya sila nagsusulat nun. No? Ngayon, yung paglalagay ba ng salita ng Diyos sa bibig ng tao, isang bagsakan ba yan? Kunyari, first century lang ba yan? Tapos nung na-compile na yung Bible, wala nang susunod na salita ng Diyos na ibibigay sa simbahan.
dun sa mga apostol, dun sa mga successors ng mga apostol. Ngayon, basahin natin. Ang aking mga salita na inilagay ko sa inyong mga bibig ay hindi hihiwalay sa inyong mga bibig. So, hindi daw hihiwalay sa inyong bibig. Kahit isulat mo yon, hindi nihihiwalay. Nasa bibig lang nila yun, no? At sa bibig man ng inyong lahi o sa bibig man ng inyong angkan mula ngayon at magpakailanman. So, every generation, sabi dito, yung salita ng Diyos, ilalagay niya sa bibig. Hindi hihiwala yun. Lagay siya ng lagay dun. Diba? Lagay siya ng lagay dun ng mga salita. Hindi lang no, natapos na magsulat yung Biblia. Dapat na sinabi dito, at pag naisulat nyo na sa kasulatan, yung salita ko na inilagay ko sa inyong bibig, ay hihiwalay na sa inyong bibig at ipapabasa sa susunod na saling lahi. Ganun ba? Hindi ganun. Di ba? So sabi dito ni Pro, ipapako mo ang Diyos mo. Hindi ako yung nagpako. Ang nagpapako yung mga Hudyo, ipinapako sa mga nasa sa mga Romano. So, yung Diyos kasi nagkatawan tao nga. Kaya nga kailangan ng Diyos na magkatawan tao para maihala niya sa niya sariling dugo, para magkadugo siya at mapatay siya, maipako siya sa krus. So, yun talaga yung purpose nun. Kaya nga kami, Roman Catholic Church or buong Catholicism, naniniwala kami na si Kristo tao. Eh, yung mga MCGI, hindi naman sila naniniwala na tao si Jesus Christ. Sa kanila nyo sabihin yan. Ayun yun, sis. So, sana maintindihan mo yung letra po letra. Ito, babasahin pa natin ito. Showdown, no? Kasi may paparating akong debate, no? Kay Elipin Basa ng MCGI. So, actually, naghamon sa akin ng debate. Ay, naghinamon ko siya. Pinaanyayaan ko siya ng debate. Siya nag-create ng ano, topic, no? Create. So, sabi niya, pini-aim niya ako kasi ang gusto kong topic, patunayan ko ang Bible alone sa demonyo. Patunayan ko hindi sapat ang Biblia sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, binodified niya. Sinakyan natin. Sabi niya, patutunayan mo na ang lahat ng turo ni Kristo na nakasulat sa Biblia patungkol sa kaligtasan ay hindi sapat. Sabi ko, sige, hindi sapat. Ngayon, medyo kinabahan. Nag-thumbs up na ako. Niretoke na naman. Sabi niya, ululit na naman. Patutunayan mo na lahat ng tinuro ni Kristo na nakasulat sa Biblia ay hindi sasapat patungkol sa kaligtasan ayon sa Biblia. Kung nilagyan niya pa ng ayon sa Biblia, tinamsap ko. So ngayon, ito yung showdown dyan. Biblia tayo. Oh, meron talagang ganyan talata, no? Kaya tagilid yan, no? Mga aral ng ganyan, no? So para sa inyo, para sa lahat ng mga Katoliko yun, pag sa laban namin ni Ilipin, actually, di man ako exciting, eh. Tingin ko, kaya ko malilampaso yung si Ilipin. Si Ilipin kasi yan talaga yung pinapambato ng MCGI dito sa TikTok, no? Si dati Otoy Bibo kasi papansin lang yun, eh. Wala talaga yun, hindi ubra yun talaga. No? Ngayon, ito yung showdown. Subalit, marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus. O, mga bagay na ginawa si Jesus, ha? Alam mo, ano ba yung mga bagay na ginawa ni Jesus? Iyon yung gospel na isinulat ng mga apostol. Gospel yan, isinulat yan ng mga apostol. Kaya nga, pasinin nyo ito, ha? Sa 24 muna. Ito ang alagat na nagpapatotoo sa mga bagay na ito. At ang sumulat ng mga ito, ay nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay tunay. So ito yung patotoo daw kay Kristo, yung mga lahat ng mga bagay na ginawa ni Jesus Kristo, sinulat niya dito. Yung mga bagay na ginawa ni Jesus Kristo, sinulat niya dito para magpatotoo. Ngayon sa 25, subalit marami pa rin ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Ending na to, ha? Juan 21:25. So nagmeron siyang disclaimer. Sabi niya, marami pang ibang mga bagay na ginawa si Jesus Kristo, ha? Pero i-ending niya na yung aklat niya, eh. Na kung isusulat isa-isa, kita niyo, magiging scripture pala dapat yun. Siyempre, magiging scripture yun, patungkol kay Jesus Christ, eh. Alam nga naman patungkol kay Jesus Christ, eh. Huwag na magsusulat, hindi pala scripture. Na kung isusulat isa-isa, sa palagay ko, kahit sa sanlibutan mismo, ay hindi magkakaisa ang mga aklat na isusulat, scripture. Hindi magkakasya sa dinami-dami ng mga bagay na ginawa ni Jesus Kristo, past tense, hindi magkakasya ang sanlibutan. So sinabi niya dyan na hindi sapat ang sulat kong ito, pati lahat ng sulat sa buong mundo, hindi magsasapat sa dinami-dami ng mga bagay na ginawa ni Jesus Kristo. Hindi lang yon, sa lahat ng mga bagay pa niyang gagawin,
hindi magkakasyan sa libutan. Kaya nga ang ginawa ng Diyos dito sa Isaiah 59:21, inilagay niya sa bibig ng mga tao yung kanyang salita. Ganyan ang stand ni Juan. Hindi si Juan sinabi na sapat na tong sulat ko, pati na sulat ng mga apostol, sapat na. Basahin nyo na lang. Sinabing ganun, walang ganun dito. O, basahin natin dito sa unang ikalawang sulat ni Juan. O, si Juan pa rin to. Ikalawang sulat ni Juan, chapter 1 lang naman yan, talatang 12. Baka sabihin ng iba, hindi, sinulat niya sa iba. Hindi ah. Sinabi nga hindi magkakasya. Ngayon sumulat na lang ulit siya. Ito yung progressive, sabi dito. Kahit na marami akong ibinigay, kahit na marami akong bagay na isulat sa inyo, o marami pa daw siyang nais na isulat sa inyo, may nabuti kung huwag nang gumamit ng papel at tinta. So marami pa daw siyang bagay na isusulat. Pero may nabuti niyang hindi na gumamit ng tinta at panulat, ng papel at tinta. Kung di, inaasahan kong pumarian sa inyo at makipag-usap ng harapan upang malubos ang aking kagalakan. Ang mga anak na inyong hinirang, mga kapatid na babae, ay bumabati sa inyo. Ending. So yung pagdaway pala siya magturo, kasing bigat din pala yun ng kanyang sulat. So hindi na niya sinulat yung iba. Kasi gusto niya, yung ibis na isusulat niya, ituturo niya ng harapan. Kasi mas gusto niya yun. Mas gusto niya yun eh. Upang malubos ang ating kagalakan, mas gusto niya magturo ng aktwal kaysa magsulat. Ninais kong pumarian sa inyo. Di ba? Bible alone ba to? O, tignan natin sa isa pang sulat niya. Ito na yung isa pang sulat niya. Ikatlong sulat ni Juan. Ending ulit. Pangwakas na pagbati. O, sabi dito, pangwakas na pagbati. Marami pa akong isusulat sa inyo. O, ito na naman. Di ba? Ngunit, hindi ko ibig isulat sa inyo sa pamamagitan ng tinta at panulat. Inaasahan kong pumarian sa inyo at tayo'y mag-usap ng harapan. Ending, ang kapayapaan sumayin nyo, binabati kayo ng mga kaibigan, batiin mo ang mga kaibigan sa kanilang pangalan. O kita nyo, kung ang pagtuturo niya ng harapan, kasing bigat ng pagsulat niya. Kasi imbis na isusulat niya, gusto na lang niyang makipag-usap na lang. Kasi marami pa daw eh. Marami pa akong mga bagay na isusulat sa inyo. Pero hindi na ako gumamit ng tinta at panulat kasi gusto ko kayong kausap ng harapan. So iyan, yung oral tradition or oral teaching na kinasihan ng Diyos, na galing sa Diyos, na kasi nga 'di ba sa Isaiah 59:21, yung Diyos naglagay ng salita sa bibig ng mga tao nang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nandun yung salita ng Diyos sa bibig nila. Ayun yung source. At hindi yun natatapos, sabi doon, mula ngayon magpakailanman. So ganyan ang salita ng Diyos. Iyan ang salita ng Diyos, no? Hindi Biblia lamang. Walang ganyan. Magagalit sa inyo si Apostol Juan pag ganyan ang stand nyo sa Biblia, no? So yun. Sabi dito, sabi ni Pucci, may tao na ba sa impyerno at sa langit? Yes, meron na po, no? Meron na. Merong particular judgment, Hebreo 9:27, sabi doon, at pagkatapos na mamatay ng tao, ang kasunod ay paghukom. No? So yung sinasabi nila doon sa unang Corinto 15, na final judgment, pagkabuhay yon, hiwalay yung pagkabuhay sa pagkamatay. Sabi doon, pagkatapos na mamatay ng tao, ang kasunod ay paghukom. Yung final judgment na pinapaniwalaan namin, pinapaniwalaan din ng mga soul sleep, sa pagkabuhay yun, ang Hebreo yun ay 27, pagkatapos mamatay. Hindi sinabing pagkatapos mabuhay, dun palang uhukuman. Meron ng paghuhukum pagkatapos mamatay, tapos bubuhayin na lahat ng tao, huhukuman ulit upang ipahayag sa lahat ng mga tao ang pagiging ng Diyos, mabagsik at pagiging ang kabaitan at kabagsikan ng Diyos, no? Siya ay hukom na matuwid, awit, 30:7-11. So yun yung purpose ng final judgment. Huhukuman tayo sa harapan ng mga tao, lahat ng tao, general, para malaman natin na itong taong to, kaya to nasa impyerno tong mga to, kasi mabigat yung mga kasalanan nito.
At kailangan ng Diyos ito parusahan dalhin sa impyerno. Kasi ang Diyos ay hukom na matuwid, no? At nagpaparusa sa mga taong masasama. Awit 7:11, letra po letra. So yan ang letra po letra, no? At mayroon mga akyat. Ito, magpakita tayo siguro. Hindi siya na kayo, hindi ako nagpakit kanina. May tinuturoan ako kanina si ano si Celine. Nagpo-focus tayo kanina kay Celine, no? At siya ay isang handog, handog siya. Baka sabihin na naman ng iba, peking English siya yun. Sipping on Vex for the Lex, say some. Never tell a fact that I never stay running. Sipping on Vex, damn, no, I got stacks in the...